Tulo. Anyway, eto na, tingnan natin ang magiging laban. Season 3 champs coming up against Season 1 champs. Rematch of Season 3 na finals ng MPLPH. At syempre, nandito si Prof. P as well as Chantel to bring us to the action. Salamat, Wolf, sa napakagandang intro. Eto na, kasama natin si Madam Chantel. Eto na talaga yung laban natin ngayon. Mga kaibigan, so far for Season 3, magandang lineup nila dito para sa ating laban. Although, mahirap pala sa Lancelot kung titignan natin kasi may Poblin Koopa tayo for this game. So, medyo mahirap burst agad, kumbaga. At ngayon, sinabi mo for Season 1, meron silang pangbutas. Literally, pag sumakit ang Lunox or tumabagad yung Lunox dito, automatic masakit. Pero kung mapansin natin, for Season 1 na champs pala, for their lineup, si Rebo, yung pinag-mid laner nila, wherein nakasanayan natin before ICUG. Nakakapagtaka dito, Chantel. Umuwi si Payne, hindi ko alam kung siya nakipagbakbakan. Then, burn yung flicker nyo. Diba? Naggamit yung flicker dito ni Xborg. Hindi ko alam kung saan sila bumakbak that time. Kaya, oo nga. Meron yung iba, kunwari, ang tagal makalakad, flicker na lang. Hindi. Pero yung ginagawa ng iba. Ayun na, ang ating first blood nakuha dito ng Season 3 champs. Pero kanina, parang nakita natin may one death si parang Coco dito. Napatay yata siya ng jungle earlier. So, that is a delay na agad for eto na, ang tatlo. Talaga namang patay ang Hellcurt dito na Season 1. Di alam yung babang kasi yung kotse, wala ka na magagawa. Sasaluhin mo na lang. Ganun ko siya nakita. Very aggressive Rio dito. Invade, apakaganda ng pinapakita ng performance ng Season 3 sa ating early game against S1. And there you go, Rio will fall. Masyadong extended team fight ang ginawa dito ng Season 3, which is dapat pag-invade nyo, go back to your objective, which is kailangan nyo kunin yung mga back. Oh, tsaka sobrang importante na rin ngayon ng mga minion waves. Kailangan hindi na basta-basta hahayaan na nagpa-flow actually. And tama yung sinabi ni Prof. B doon. Ang lalim na nun, Beshi. Parang papunta na sila sa second year turret. Pero top lane side natin, kita natin yung Spain. With that Xborg, secured kill dito para kay paring Jay or Kajay natin ng Season 3 champs. At hindi pa tapos ang ating laban. Kasi na dito sa may bottom lane side, makakatakas lang din naman si Jeff Cutie Forever with that Uranus. Nag-switch lane. Ayun na, nagpa-deliver si Coco. Going in, Rio medyo pulado. Rio will fall. Nag-switch lane si Coco tsaka si Xborg. Pero from the top lane, tinan mo, binabakbak ng binabakbak ni Jay dito. Hindi na makaangat si Payne. Still level 3, around 3 minutes. Lamang sa level, lamang sa gold. Ang Season 3 champs. Last Insanity, kinasa na rin dito. UG going in. Tinulungan ng tropa niya dito. Killwash will fall. Guard, guard, Chichadog. They're trying to look for Jay. Hinahanap na nila. May sasalubong si Lunok. Makasalubong yata ng Lunok yun. Pero wait, sa bottom lane side natin, nandito may kita natin for... Ayun. Oh, nakita si Jay. Napatahan, mga kaibigan. Bawal tumilok. Kasi kita natin dito sa may bottom lane side, Coco with that dash away for our Season 1 champs. At yung ating Season 1 champs dito, nakaagaw pa ng buff against Season 3. Pero ang trade naman ng Season 3 champs natin ngayon sa ating laro, kinukuha nila yung turtle objective. Nandun yung Cho para ipakita kung sino ba lalapit. Pero ito na, secure na ng Lancelot ng Season 3 champs ang ating turtle. Trying to catch last din dito, Pulado. Oops, si Killwash, China Channel. Ay na, si Sipa. Walang Way of the Dragon, ha? Walang Way of the Dragon. Nagdamit na niya kanina kay Pate. May may combo pa rin sila. Pag Sipa, nakita mo ginawa, binursting fireball dito ni Lasty. May hulog pa rin talaga yung mga combo-combo nila. Pag Sipa, paglapag doon, nakalapag na rin yung bursting fireball. Pero look at that haste. Escaping using the glorious pathway. Fino force push ang mid ng S3 to against Season 1. Oo, malaking bagay kasi talaga pag nakuha mo yung middle lane. Pero ito, nung sinabi mo, Beshi, kanina na parang meron talagang certain connection sa mga players natin. Feeling ko nga yung mga command dito, alam mo na yan, go na yan. Hindi na kagaya ng dati na parang
sobrang dito blah blah blah, parang literal na chill lang yung mga players natin ngayon. Pero this is almost 5 minutes into our game time. 5 for ating score for the third objective. Nakasira na dito na ng isa ang season 3 champs. Ayan, kasi kanina pa nila talaga tinatry patayin si Pain sa may top lane. For the season 1 champs naman, hindi pa natin nakikita yung talagang rotation kumbaga-baga. Bottom lane side natin, hindi naman si Pain. So, switch lanes lang. We have the Hellcurt sa top lane para tumaba. Okay, eto na Pain. Pulado dito. Nasyado malalim. Na micro lang dito si Jeff. Cutie forever. Si Rio, lumalalim din. Trying to face check etong bush. Ang ganda kasi ng zoning potential na ni UG dito eh. Nakakayamot yung Chichu Dog. Oo. Tapos ito yung pagkakumagat, nanunuot yung kagat. May kasi bone. Nasa stun ka eh. Ilang lang kagat ba yun bago may stun? Tatlo, no? Tapos may cooldown. Yung pag hinawi mo, pag hinawi mo, basta stun ka pa, yun yung problema talaga dito. At makunat din actually talaga ang chichudog dito ng isang PNK. Pero mapansin natin na, ito na, for the season 1 champs, sila naman yung nag-a-advance against the season 3 champion. So, winan dito sa may top lane side natin, yung turtle dadaan. Pero ito na, last in chance, si Jeff with forever. Nakita dito mga kaibigan, ang ating kapyon na season 3, tumatakpo. Pero nandito na si Lusty, isang position. Wala na mga skills, pero Glorious Pathway, saktong-sakto para makatakas dito ang Season 1 Champions habang nagpupush doon sa may top lane yung Cho. Pero si Coco, naku, hindi pa rin tapos mga kaibigan, more on the zone out lang ang ginagawa dito natin mga players. Nakakatumating na, no, ambahan habang may sariling business lang si Killwash at ang trabaho niya is magbasag sa top side na pareact ng Season 1 Champ to defend the top side. Look at that, Hellcurt will fall plus the objective for the side of season 3 and turtle check. Killwash pumipuesto with the trap. Alam na ng season 1 kung saan nakapuesto dito ang trop pang season 3, bursting fireball plus the searing torrent, trying to push back ang buong season 1 dito. And ang Artcart Dog going in, no steal para sa kanilang Lancelot na si Rio. Ayan na si Killwash ulit, ha. So kita natin din for our game. Din eh, intact din talaga yung rotation na ginagawa ng season 1 champs. As much as possible, talagang pinaprotekta nila yung Lunox. And binibigyan na space dito si Ko na tumaba sa ating laro. Pero, ito nakakatakot for the season 1 champs. Si Killwash is now on the BOT. Tapos ang ginagawa ni Killwash is more on pagdating, nagsisplit po siya. Pero kita natin yung damage doon. Isang, medyo napalayo o napalalim lang naman ang Way of the Dragon doon. Nag-flicker. Sabi ko, na-patch na naman ba ito? Layo naman nung nun. Nung Way of the Dragon, umabot ang Gantore. Nagulat pa, may flicker pala. May flicker, hindi naman pala na-patch. Pero yan na, in-art-guard dito. Guard-guard attack yung tawag sa first kill dito. Ang guard-guard attack na. Tapos, yan na. Ayan pa, natin si Jay. At hindi pa rin talaga umuwi si Killwash dito. Kasi si Yuji ang wala na buhay at makapatay dito ni Rio sa ating laban. 8-6 sa ating score. Pero kita natin yung mapa. Ang dami na nasira ng Season 3 champs pagdating sa Torre. Ayun. Binibate dito ni Coco dapat yung top. Nagpapakita siya sa map. Habang si Lunox nakaabang doon sa bush. Sabi ko, magandang strategy dito. Ayan na. Naispatan na nila dito si Kat Jay. CJ using the Natalia. Okay, so medyo ang problema naman ngayon sa season 1 na champs, pagdating sa late game, talagang ang aantayin lang nila is si Hellcurt. Although for a Hellcurt, medyo malayo pa yata ang kailangan niya habulin. Pero speaking of habol, napakitaan tayo. Oh! My God! Because of that little wonder, buhay pa rin yung Hellcurt doon. Isa na lang, isang team na lang, pero nandito na, Way of the Dragon. Mga kaibigan, rocking traffic city. Pero nakita ni Rio with that Lancelot, si Elihaze nang zone out ng players. Last insanity para kay Captain Pain. And Killwash is still alive. Pero nandoon si Elihaze, makakapatay ng Valir. Ang dami yung pulado eh. Pero hindi talaga nagkakatuluyan minsan eh. Killwash muntikan, si Elihaze muntikan as well. Look at that, going in si Jeff Cutie against two members of Season 1 Champion. Uy! Naligaw dito, the guard trap! Ayun, nahuli na dito si Rio. And another one, guard mode na naman dito. Kagat after kagat. Masyado kang malayo ka sa RITM, pre, pag nakagat ka yan. Hindi ka ba na-injection na ganyan? Oo.
Oo, mahirap talaga ang ngart-ngart na ganyan. But anyways, 9-9 na ating score so far. Pagdating sa team fight, kita natin yung possibility dito ng season 1 champs na dumiretso ng dumiretso pagdating sa objective. Kasi kita natin yung last team fight sa may Riverside natin. Kaya nilang ubusin, continuous yung damage nung high loss actually. Tapos grabe yung zone out capacity ni parang Yuji dito for the season 1 champs. But anyways, gold lead is on the side of season 3. Chinek ko yung Bite M pala yung tawag. Hindi pala ngart-ngart attack. Chinek ko eh. Pero ang cute nung last kill niya, we are angry. Yung nagagalit, si ngart-ngart. Si Kupa. Nagalit yung amo. We are angry. Diba? We are angry mga kaibigan kasi kita natin sa middle lane mapatay si Jeff QT. With that, we are angry. Pero nakaabang yung dalawa. Medyo delikado yun if ever pagka may sumilip doon. Pero lagi natin tatandaan at napapansin natin ngayon, merong Lord para sa Season 1 champs. Middle lane turret, konting-konti na lang para masira dito ng former Aethermate. Natuwa ako sa pakiramdaman ni Coco dito ah. Pwede siyang lumain eh, pero yung ginawa niya, umiwas siya sa bush. Alam niya kasi wala si Natalia, pero look at that, sinagasaan ng Yoka Bobs. Plus daw niya ako, the Hellcurt. Ang buong tatlong miyembro ng Season 3. Nagulat ako eh. Imagine that, no? Bumibilis din kasi guys si Q papag nasa Glorious Pathway. Oh. Yung aso niya, mas mabilis yung takbo. So grabe pa lalo yung zoning out na kayang gawin. Kita natin dito for Season 1 champs. Middle lane, second tier turret masisira na rin dito. We have Jeff Cutie Forever defending his and Season 1 champs. Sinisimula na dito yung Lord. Although Jay, with this Natalia, kita natin nagki-clear lang ng minion wave. Same goes with Kiluwash sa kanyang Cho. Pero si Jeff Cutie Forever dito. Natalia. Mga talaga yan. Ang tanong Natalia, nandun lang sa ating park. At sa Comodlet has been taken here by Season 1 champs. Tumili mga kaibigan. Eto na si Jay, tumatakbo para sa kanyang buhay. May halong may halong dasal. Huwag po sana makuha. May tawag dito, may Filipino serye doon. Yung magka-ticket lang pero hindi kayo nagkakakitaan. May mga ganong moments na nakita eh. Ayan na, Lord aside of Season 1 champs. Ano kaya ang susunod na hakbang dito ng Season 3? Objective 4-3 favor in terms of count guys is the Season 3 pagdating sa objective. Pero the gold is still on the side of Season 1 plus the momentum as well. Oo, tsaka may Lord kasi dito guys yung Season 1 champs. Although for Season 3 champs naman, sobrang bilis lang nila madedefend yan. Hindi na nila pinahahabot pa yung sa kanilang inhibitor turret. Although, as we could see here for the Season 1 champs, yung minion wave nila, yun yung nakaangat. The Dark Knight falls for Coco just to zone out the player coming from Season 3 champs. Actually, napakaganda nun. And although top lane turret na sira dito. And kung mapansin natin for these two players ng Season 3 champs, si Natalia at si Cho, automatic talaga lumiliko or naga-out lanes para makat yung minion wave dito ng Season 1. Tama, ang ganda ng puwersa dito ng Season 1. Kakatok na sila. And look at that, the play coming from Jay trying to cut ang kanila minions. Mula to agad ang turret dito sa top side. Last Insanity kinumit na rin. Nagkakadikitan dito. Disengage muna for the side of Season 3 trying to recompose ang kanilang galawan dito. Uy! Kakatok lang. Nasa kabilang pader lang pala. Pero yan na, naipit na dito ang si Yelly Hayes going from the backline. Saman si Jay trying to catch ang PNK nila. Yelly Hayes will fall down. Susunod pa ba? Si Ribu dito pumapalag naman ang Season 1 champ dito. Stan being hold immune. Kumapong winter traction. Mulado si Ribu. Ribu will fall down. Kato initiate. Guard. Be angry. Ang sinagot naman ni Yuji dito. Flicker out. Sabay pumasok dito. The power tower. Napawaw pa nga dito si Shandel. Jeff Cutie mulado. Pero buhay pa nga. Pain will fall, wipe out ang buong Season 1. Oh my God, for that clash, napakaganda. Kanina, bago tayo mag-pause, meron pa tayo nakitang Lord na dine-defend. Pero dito po, the Season 3 champions, possible tower lock or a win. Actually, for this game, we have two players.
players here come from season 1 na magde-defend nito. Hellcurt at isang Hylos. Double H, meron tayong Triple H dati, pero Double H na ngayon. Pero napakaganda nung pinakita dito ng season 3 champ, saktong-sakto. And we have to comment, Jay, on this Natalia. Talagang alam niya kung sino yung kailangan niya targetin para hindi agad makapagbigay ng damage for the team. Na peak of kasi ng mabilis si ano kanina eh, si Coco. So from that nakabuo sila dito pa yun. Na pick up naman si Jay. Ano, isang mabilis din 40 seconds or may na 45 seconds para sa ating level 2 or the next lord na magre-respond. Pero pwede sa hinaata ng season 1 to habang wala si Jay. Oo, oh, kasi ano, no? Wala pick up sa likod eh. Oh. True, Beshi. Ito yung literal may freedom yung season 1 champs kasi hindi na naiisipin na anytime soon meron na Talia na pwedeng pumatay sa kanila. So for season 1 champs pwede na i-force hanggang makakuha ulit ng isa pang inhibitor turret dito against season 3 champs kasi ilang seconds na lang buhay na rin dito si Jay para sa side ng season 3 champs. Pero kita natin yung Glorious Pathway pinasok na agad mga kaibigan kasi namama pa ng Dark Deadfold. Pero si Jeff Beauty Forever dinedefend nila ang kanilang Tori dito. Si Luwash, oh my god, wala kill. Plus sa Sipa pa sa kanya, Light Orb naman para dito sa isang Lun. Lunox and Revo is down with Killing Spree para sa isang Uranus sa mga pre-isa. Kasi dito ang S1 champs may isasagot against season 3. Si Ellie Hayes na iwan mga kaibigan against at napakakunat talaga isama na Upmaker Alpha and nandito na natuhog at napatay ni Paring Rio ng season 3 champs. Pangunat itong manong ni Helix. Anong item nun? Grabe naman. Ang tagal nun, no? Eto na guys, 17. Sa Beshi, apat yun. Apat, oo nga, apat nga. Talagang winners na sobrang kunat. Kunat na chicharon sa gitna ng labanan. Lord is already up for grabs. 16 minutes, 17:40 na ating score. Momentum, hindi ko masabi kung inong lamang in terms of momentum. Our score, I'll go for the side of season 3 kasi nakuha nila yung mid eh. Kaya abante lang ng abante dito. Knock up the trap. Dito, wave the dragon, tutuloy ba? Killwash will fall. Na-snap siya dito. Sino ba susunod? Jay, nakaabang lang. Oh, na every position ako. Nag-audition ng ano. Ang season 3, si Benet mo. Oo. At saka, nawawala si Jay, ah. Oo, yun yung kailangan ano din dito. Delikado yung for season 1 kapag hindi nila napansin yung Natalia dito. Pero anyways, kinukuha nila ang ikalawang Lord ngayon sa ating laro. Napakasakit ang damage. Tumulong pa si Lord sa ating laro ngayon. And that is going to be a shutdown here. And a mega kill for the Hellcurt of season 1 champs. Again, this is the level 2 Lord. Meron Natalia na ito, nagtatago sa bush. Pinaka-crucial ayun dito, kumago pa niya, pero nagpakita na at lalayo dito. Last insanity, Capitan Pain, gagamitin pa just to take this Lord. And na-secure with a retribution, rinig na rinig natin. Ito na, naku po, hindi pa napas ng laban kasi si Coco makakapatay na naman ang isa para sa kanyang team. Sunod-sunod na ang momentum, bumalik ang momentum for the side of Team Season 1. Trying to push, dalawang patay, 40 seconds, ang tagal mabuhay ng core hero ng Season 1 champion dito to delay some moves ang ginagawa dito ng Season 3 up until mabuhay si Uranus plus si Rio dito. Nice, nakuha si Jay. Ayun, makakatakas. Ayan, nag-Glorious Pathway. Inahabol talaga nila, no? Sinusunod ng ere. Mali mo, may madaan ng whoop. Ayan, no? Si BFT. ang hirap talaga kasi pagka may Natalia. Actually, nakita din natin yan sa recent championship natin. But anyways, the Dark Net Falls. Pero si Jeff King Forever, papasok lang din naman. Patay dito si Coco, mga kaibigan. With a cheat control lang din. Winter Truncheon, ginamit na dito ni Barry Rivo. Siyempre, hindi tayo papatalo kasi meron na naman dito. Last Insanity. Wala daw si Barry Kiluwash. Flicker in naman para kay Kapitan Pain. Pero makakatakas pa rin yan ba ang ating tanong ng Art Art. At nasundot si Tik-Tik dito ni Barry Haley Hay with that triple kill para sa isang Hylos. And Lord, nandito na kumakatok sa pituan ng ating Season 3 champs. Yun ang sinasabing iting panalo na naman